stress. Nakakaganda. A few moments later. Hi guys! Hi! Okay, welcome back to Chris' channel! Kita-kits ulit tayo today! And doon sa na-promise ko, doon sa my first vlog na ginawa ko, na magkakaroon tayo ng second vlog para ma-share ko pa yung iba pang pwede nyong malaman about sa pagkita ng online teaching na nandito ka lang sa bahay kasi home base siya. Yun! Okay, so today, without further ado, let's get started! Okay. Nasa title natin, ano yung agenda? Paano kumita ng 1.5 a day? A day na nandito ka lang sa bahay. Yung 1.5 na yun, pwede mo pong pataasin yun. Pwede maging 2,000, pwede maging 3,000 a day. Nasa sa'yo yun. Paano? So, tingnan mo na muna ha. Paano mo kikitain yung 1.5 a day, 2,000 a day, or 3,000 a day na nandito ka lang sa bahay? Yun nga yung ishare ko. Kaya ka nga nandito sa channel ko, di ba? Kaya nga ishishare ko na, eto na oh, eto na. Ito na. Okay. Yun. Sa online teaching, yung sinasabi ko. Dito kasi sa online teaching, pag nag-full-time ka, home-based online teaching, pag nag-full-time ka, pwede kang mag-start ng class mo from 6 a.m. until 12 midnight. Pero syempre, meron kang mga in-between breaks. Pipili ka ng oras. Sa 6 a.m. or 7 a.m. pwede ka mag-start. And then sa 10, gusto mo magkape, pwede ka naman, pwede mo naman i-close yung time na yon. And then 10 or 11 mag-start ka ulit hanggang 3. And then mag-lunch ka, mag-late lunch ka na kung gusto mo. Or pwede mo rin isara yung 12 mo. And then mag-start ka ulit ng 4 p.m. hanggang 12 na yon. Mag-stop ka ng 7 p.m. para sa dinner mo. Yon. Pwede mong gawin yon. Example nun ha, meron akong student. Example, meron akong student from 6 a.m. ang kinuha kong class. Tapos may mga break time ako. Meron akong pang-almusal. Meron din akong pang-lunch. Meron din akong pang-dinner. Meron akong mga time na kindos doon para doon sa makakain at makapag-kape-kape at makapag-relax-relax. Makapag-isip-isip at mapahinga mo naman yung puhunan mo. Diba? Yan ang puhunan natin sa pagkita dito sa online teaching. Yun, mamimili ka. Kung meron kang mga in-between breaks na nakinlose mo, tapos may mga pinili kang time na ikaklase mo yon, or na meron kang estudyante na inopen mo yung time na yon. Example, meron kang 22 students a day. So, computein mo yon. Kung na mag-compute, kaya nga English teacher ako, di ba? Nagsishare na nga ako, pabahirapan mo pa ako. Tama, napahirapan pa ako na nag-share ako, diba? Oh no! Yung daming chenis eh, no? Daming mga kadramahan. Tanggalin natin yung mga drama na yan sa buhay kasi yan ang hindi makakatulong sa future natin. Yun! Nandun ako kanina, diba? Meron kang 22 students a day. 22 students from one. Example, ngayon, September. Diba? September 1 until 15. So, kinsenas katapusan ang ating swelduhan. Diba? So, may cut-off ka. So, 14 cut-off mo na yun. And then, 15 si sweldo ka na. Hindi na sumali yung 14 na pay mo. Kasi, at saka yung 15 si sweldo ka na. Yun, basta, parang ibang vlog na yun eh. Okay? At, iba yun eh. Ito na. Yun, computing mo yun. 1.5 or 2,000 kasi kung 22, nag-25 students ka, sa isang estudyante, meron ng experience sa online teaching or sa pagtuturo sa foreign students, mas mataas ang rate. Okay? Meron silang 300 per, sa isang estudyante is 25 minutes lang ang i-enroll sa'yo ng estudyante, 25 minutes. Pero kapag like na like, as in, ganun na ganun ka ng student mo, pwede silang mag-enroll ng 1 hour.
Eh, ang 25 minutes, ang rate mo is 400. Okay, 400 ka na kasi magaling ka na or ang yung experience mo talagang katagalan na ng panahon yung experience mo, 'di ba? Meron kang 400 per 25 minutes or sa mga walang experience 150 or 100 per 25 minutes class and then meron kang 22 students a day. So i-compute mo 'yan sa quincenas katapusan. 'Yan. 'Yan ang kikitain mo, 40,000 a month. Higher than that, depende sa availability mo kung sa pag-open mo ng class at sa yung skills mo sa pagtuturo kung nagustuhan ka ng estudyante, syempre, the more you are good, the more students you will have. Diba? Ganun lang yon. So, kumita ka na. Nandito ka sa bahay, hindi ka na-stress sa pagkising sa umaga, pagmamadali mo dyan sa pag-aayos, pag-makeup mo sa mga daddies out there, pwede rin to, sa mga students. More on mommy, syempre, na hindi na makaalis. Di ba, okay ka na doon kesa sa lumabas ka, tapos mag-FX ka, nagmamadali ka eh. Di ba? So, mag-FX ka. At tapos yung FX naman na nasakyan mo. Kuya! Yung aircon mo naman! Mahal-mahal lang bayad ko eh. Titipid na ako. Eh, pero nag-FX ako kasi gusto ko naman mga preskuhan. Kuya, oh! Basang-basa na, oh, kuya! Yung aircon nyo! Kuya, yung aircon nyo! Kuya! Ba, unfair naman yun. O, tapos, dito, sa mga nag-aalaga ng anak mo dyan, kung nanay ka at nag-home-based job ka, sa mga nag-aalaga ng nanay mo dyan, ay, parang mali. Kasi ang bisko mo sa tayo, no? Nahandahin natin. Sa mga nag-aalaga ng anak mo habang nag-work ka home-based, magpa-pizza ka! Diba? Pizza! Kesa sa ipamasahin mo yan, pa-pizza ka. Yan. Promise! Yung pag-milk tea mo na once a week lang, malunod ka sa milk tea after mo ma-receive ang salary mo. And then yung Starbucks na selfie ka ng selfie, tapos pinakamurang kape naman yung ino-order mo. Next kape mo, yung pinakamahal na selfie ka dyan. Yan, ganyan ang gawin mo, diba? Enjoy sa mga mommies, pwede ulit ko yung magpa-hair spa. Yan, pwede ka bumili ng makeup kahit nasa bahay ka lang. Pwede ka namang rumampa. Diba? Sa mga students na nag-aantay ng mga applications nila abroad or sa mga ibang companies, dito ka na muna. Diba? Grab it. Okay, grab the opportunity kasi sino ba namang nakatanggi sa pera? Aminin natin. Honestly, kailangan natin ng pera. Ama sa club, madalas, ang pera, hindi tayo kailangan. Pero, makikita natin siya. Kahit saan magtago yung pera na yan, makikita natin siya. Dito yon sa Homebase Online. Ngayon, saan? Saan pwede mag-apply sa mga ganyan, sa mga Chinese na yan? Okay? Para dyan sa mga pinagsasabi mong kumita ka ng ganyan kahit na nandito ka lang. Diba? Yon, ilalagay ko po ang link sa baba. Okay, para makapag-share. Mamili kayo dyan. Meron tayong Korean online teaching. Meron tayong Chinese. Meron tayong Japanese. Meron tayong European. Meron mga tayong graveyard eh. Meron tayong graveyard para dun sa mga patulugin mo muna yung mga anak mo. Okay, or rumampa ka sa umaga at sa gabi mag-online ka. Doble-doble kita, diba? Para sa future, meron tayong graveyard shift. Diba? Meron yan. Okay. Ilalagay ko po ang link dito para ma-share ko po sa inyo. And then, try nyo na, okay? Pero paano naman? Paano ba ang processing dyan? Paano ba ang mga requirements? Kailangan ba ng NBI? Kailangan ba ng ano? Sa first vlog ko, na-mention ko na doon na ang kailangan nyo ng laptop, yung mga basic na kailangan nyo para ngayon. Tapos ngayon naman, nalaman nyo na kung magkano ang rate. So, ang third naman natin, ang part 3 natin, paano yung mga interviews? Ano ang question sa mga interview? Ano yung mga iba pang requirements na pwede na nating paghandaan ngayon pa lang para dyan sa kaperahan na pinagsasabi mo, ha? Okay? Ibibigay ko yan sa ating part 3 ng ating vlog! Yes, guys, may part 3! Guys, may part 3 po tayo, okay?
guys, thank you. Thank you for supporting this channel. And thank you for watching my first vlog sa mga nag-subscribe. Thank you po. At magkakaroon po tayo ng part 3 para mas lalo tayong makatulong, mas spread natin yung mga gusto nating i-share. Kung meron ka namang ma-share, why not? Sa mga suggestions, yung may mga nakakaalam na dyan na pwedeng applyan, pwede nyo pong i-share para dun sa mga viewers din. Pwede nyo pong mag-comment kayo, comment down below para mabasa ng mga viewers, may mga additional sila na maa-applyan kung saan pa pwede. Kumita home base online. Okay? Alright! Okay guys, I hope to see you in my next vlog sa ating part 3. Yes! Please guys, paki-share. And please subscribe. And please click the notification bell para updated ka, sa mga ma-notify ka sa mga ating next vlog. Thank you guys for watching. Yes, see you on my next vlog. Godspeed.